Ngayon mga kaibon ay dumako na tayo sa ating pag-usapan. Sagutin lang natin yung katanungan ng isang viewers natin. Pag nagpares ba daw na natural pairing, matik po ba daw na hen at cock? Or possible po na same hen at same cock? Yan ang bibigyan natin ng linaw ngayon. Tara, samahan niyo ako. Bago natin pag-usapan yan, ay ipapaliwanag muna natin ano ba yung natural pairing at forced pairing. Natural pairing po, yun yung mga ibon natin na nilalagay po natin sa flight cage. Diyan po sa flight cage, naglalagay po tayo ng pairing box para kung sino po doon na lagi magkatabi, yun po yung possible na pares na at iwawalay na po natin, ilalagay na po natin sa breeding cage. Kapag naman sinabi natin ng forced pairing, kumbaga selected, tayo ang mamimili na maparesan. Tayo yung magpe-pair dyan. Ilalagay po natin sa mga pairing cage o dyan po sa mga double cage na hindi po natin lalagyan po ng nest box. Kapag po kasi nilagyan po natin ng nest box at hindi pa naman po pares, lalong-lalo na kapag matured po yung hen, nagiging agresibo at territorial yung hen. Kapag nagpapares pa lang po kayo, so dapat wala muna pong nest box para hindi po maging agresibo yung hen at hindi po maging territorial sa nest box. So ilagay nyo lang po dyan sa double cage. Paglagay lang po kayo ng perch, pakainan at tubigan. So pwede na yan. So ngayon ay sagutin na natin yung katanungan ng isang viewers natin. So kapag nagpares po ng natural pairing, hindi po 100% na automatic hen at cock. Possible pa rin na magpares po yung hen at saka cock. Lalong-lalo na po kapag magkapatid, kumbaga magkasama po silang lumaki. So kapag nilagay po natin sila sa flight cage dahil kilala nila yung isa't isa, so pwede po yun magpares. So hindi po 100% na automatic hen at cock. Meron pa rin po dyan na mangyayari na magpares po yung parehas hen at parehas cock. Madalang lang naman po to sa mga natural pairing. Mas maganda pa rin mga kaibon yung natural pairing kaysa forced pairing or selected pairing. Kasi sila po yung kusa na maghanap po ng kanilang pagpaparisan. Mas maganda po itong way para magpares po sila at hindi po tayo doon mahirapan. Kapag mayroon na kayo nakita na laging nagkukutuhan, laging magkadikit, yun ay possible na napares na. Pwede mo na po yun ilagay sa breeding cage. So doon, kahit na mga isang linggo lang, nilagay mo sa breeding cage at maglagay ka na ng nest box, okay lang naman. Kasi sanay na po sila sa isa't isa, so magpapares na po yun, magbabad na po yun. Mas maganda pa rin mga kaibon kung ipa-DNA po natin. Kapag meron po tayong DNA at meron pa rin po tayong leg band, mas madali po sa atin ma-determine yung mga gender nila. Kapag may nakikita ka po na nagpapares na, lagi magkadikit at meron kang record at meron DNA, mas mabilis po yun sa'yo na ma-determine mo yung gender niya. 101% sa DNA ay accurate po yan. Dagdag na rin natin ito mga kaibon kasi meron po sa atin mga nagtatanong. Kapag po daw pares yung ibon, possible ba daw na mag-away pa rin? Opo, normal naman po yun sa mga parisan natin na kahit pares na at proven pa yan, meron pong pagkakataon na nag-away po talaga sila. Pero lagi naman po sila nagkakabati. Makalipas ang ilang minuto, makikita nyo yan, nagkukutuhan na naman. So normal po yun sa mga parisan po natin na kahit proven at pares po yan, so meron pong pagkakataon na nag-away po sila. Pwedeng mag-away po sila sa nesting material o sa patoka, so normal po yun sa ating mga parisan na African Leopard. So yun lang mga kaibon sa ngayon. So sana ay meron din po kayong natutunan sa ating video sa ngayon. Kung meron po kayong makatanungan, so please leave a comment below.